happens. Kung paano ko siya natagpuan, inilinda ko ng Panginoon sa pamamagitan ng anak kong nanonood sa YouTube. Nasa sasakyan kami, nanonood siya ng Tedok Atoy. At nagtanong ako, ano yung pinapanood mo? Sabi niya, Ma, si Dok Atoy ito, taga-synergy yan. Sabi niya, ano siya, naturopathy doctor, cancer specialist, at missionary doctor. So, hindi ko masyadong pinansin, pero after a day, ilang days, nagsabi ko kay pastor, nasabi ko, gusto kong pumunta sa Synergia, yung office nila. At yun nga po, sabi ng sama ko, sige, nanood muna ako ng maraming video ni Dok Atoy sa YouTube at saka sa Facebook. Tapos later on, meron ako nakikita ng isang pangalan na nakapost sa FB. Hindi ko na ma-recall kung ano yung name niya. Kinuha ko yung number niya at tinawagan ko. Ang sumagot siya, sabi niya, sabi ko, gusto kong makarating sa Synergia. Yes, sa ano bang address niya? Sabi niya sa akin, Ma'am, hindi po ako taga Manila. I-refer ko po kayo sa Manila. Kaya ni-refer niya ako kay Sir Chuper, mga peace. So, nakilala ko si Sir Chuper. In-schedule niya ako, tinanong niya ko anong case ko. At nagpunta kami rito nung anak ko panganay, ni Pastor tsaka ako. Nakinig kami sa health forum. At sa aming pakikinig sa health forum, ay natutunan ko una sa lahat, natanggapin na ako ay cancer patient. Salamat sa Panginoon dahil sa paliwanag ni Dok Atoy, na-realize ko na yung aking karamdaman ay ako rin ang may gawa. Dahil sa aking lifestyle at sa mga nagdaan kong mga buhay, ito ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng karamdaman. At sa aking pag-attend dito sa health poll, marami ako natutunan sa paliwanag ni Dok Atoy. Spiritually, physically, at healing. Kung paano ako gagaling. Yung tunay na kagalingan na hindi yung pansamantala lang. Kasi tinuro ni Dok Atoy na kung paano kami gagaling ay dahil sa aming una sa lahat pananampalataya sa Panginoon. At naniniwala ako doon sapagkat ang alam ko ay ang Panginoon ang daan kung bakit nakilala ko si Dok Atoy. At si Dok Atoy ang way naman para malaman ko kung paano ako magkakaroon ng tunay na kagalingan. Kaya nag-start ako dito, napunta ako noong October, nag-start ako mag-phase 1. Sa paliwanag ni Dok Atoy, na-realize ko at nalaman ko na meron palang tatlong phase ang gamutan, ang treatment. At hindi lang basta iinumin mo, kundi susundin mo yung guidelines. Nagbigay siya ng guidelines, nagbigay siya ng program, at pinaliwanag niya lahat na ito. At ito ay sinunod ko. Nag-start ako ng phase 1, umabot ako sa phase 2, umabot ako ngayon sa phase 3. Nung nagpunta ako rito nung phase 3, binigyan niya ako ng guidelines ulit na inumin ko for phase 3. Tapos, binigyan niya ako ng request para magpa-ultrasound ako at magpa-blood chem. So, ginawa ko yun at na last day ko nung March 12 ng pag-uinom ko ng aking mga regime na galing sa dito sa Synergy Philippines. Ngayon po ay natapos na rin yung aking ultrasound at nakitang negative na po ang result ng aking ultrasound. Both breast po ay negative. Wala na nakita si doktora. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Una sa lahat sa Panginoon, kay Dok Atoy, sa mga staff, sa mga nakilala ko rito sa Synergia, napakarami kong nakilala rito. At patuloy ko rin ini-encourage yung mga patients na nandito na, na mga kaibigan ko na te-take na rin ng program ni Dok Atoy. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat kay Dok Atoy.
Maraming salamat sa mga staff. Maraming salamat sa product ng Synergia. Kasi yun yung pinakaano, naging way ang product ng Synergia upang magkaroon ako ng mag-boost yung aking immune system. 51 years old. Ako po ay nagkaroon ng colorectal cancer stage 4 po. Sa katunayan po, ako po ay undergo na dapat sa operation sa bladder ko dahil nga nagkaroon ng pag-ihi ko na sumasabay dun sa rectum ko na may lumalabas din. Pero sa awa ng Panginoon at ako'y nagtitiwala talaga na may kagalingan talaga sa pagsunod talaga sa lifestyle, pagbago sa lifestyle, ito, sa awa ng Panginoon ay ako'y naging negative na. Naging resulta po sa tulong ng product ng Synergia at pag sunod sa protocol nila binibigay nila sa akin. Disiplina. Yun po, yun lang yun. Tuloy-tuloy lang yung pag-inom ko. So after 45 days, nagpa-check ako ulit sa laboratory test ako. So yun naman, ang naging resulta ay naging negative po. So nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon. Tiwala lang po. So kagaya ko na may mga cancer na, gaya ko na may cancer na stage 4 na. So wag ho kayong mawala ng pag-asa dahil may pag-asa pa po tayong gagaling. Basta magtiwala sa Panginoon, unang-una talaga sa Panginoon, at tapos sumunod sa ipinapayo ni Dr. Atoy kung ano yung protocol na dapat sundin, sumunod po tayo at baguhin talagang lifestyle. Yun, talagang makamit natin ang kagalingan. So yun lang po, maraming salamat po.